Magandang araw mga kaibigan, nating mga farmers. So ito po tayo naghalo po sa ating pang-espray sa ating sili. Ito po ay kombinasyon ng mga pang-espray natin, gold, pesticide, and then charcoal. At mayroon ding halo natin na sticker para kung sa ganun ay kung maulan naman ang ating na-sprayhan, hindi po basta-basta ma-wash out yung ano natin, yung in-spray natin. Kaya yan na po, hindi po pinuno natin ang drum kasi para po na hindi masasayang yung ano, yung ating pang-spray. So bago po yan ay tunghayan po natin ang ating e-sprayhan ngayon para po sa ganun ay makikita nyo ang itsura ng ating sili na e-sprayhan. So pumunta muna tayo dito mga ka-farmers dito sa munti nating silihan. So ito na yung silihan natin. Yun. So dito tayo mag-e-spray ngayon mga ka-farmers. Bagong linis yung area natin pero nakikita ko na marami na din ang tumubo na mga damo. Ayan. So mag-e-spray tayo ngayon kasi kahapon ay nag-harvest po tayo sa ating siling panigang. Ayan po ang itsura ng ating sili. Ayan. So hindi magkano kadami yung bunga kasi bagong pitas. Kaya ganyan po ang nangyari sa ating sili mga ka-farmers. So kaunti na lang ang bunga kasi dahil po ay bago pong harvest ang ating sili. Ayan po. So ito lang po ang yung medyo magandang ano natin, yung tanim natin. Kasi dati po ay yung una nating tanim ay hindi po maganda yung tubo niya. Kaya pangalawang tanim dito tayo makababawi mga idol. Yan. So makikita niyo naman may mga bunga talaga, yun o. Yan. So pangalawang harvest pa lang ang nangyari dito mga ka-farmer. So i-sprayan natin ngayon para ma-prevent natin ang matinding pang-attack ng mga uod kasi mga dahon po mga ka-farmers. Oh, makikita nyo may mga butas yung dahon sa yung nakaraang linggo na malakas yung ulan at medyo matagal yung ulan dito. Umabot ng isang linggo umulan. Kaya yung spray natin ay hindi po tatalab at nawawash out kasi dapat kahit mayroon tayong sticker, dapat pag spray natin hindi pa nababasa ang dahon. Kaya hindi siya kumakapit kapag nababasa na, lalo na pag tapos mo nag-spray ay malakas ang ulan na tumama. Kaya hindi po natin basta-basta ma-prevent yung ano, yung mga uod kapag mga piste kapag malakas yung ulan at patuloy ang ulan, matagal mahuminto. Kaya ang nangyari sa ating sili mga farmers ay yun o, yung butas na dahon. Yun po ang sanhi na hindi po matagal po ang pag-prevent ng uod o piste sa ating tanim. Kaya ang matinding ulan ay nakapagbahala din sa ating mga pananim mga farmers. So last nating spray ay hindi naman nabawasan naman. Ito nga may uod nga, yun o. Yun o, uod. Ito po yung mostly nag kumakain sa ating dahon ng ating sili mga ka-farmers yan. Number 1 yan. Pag hindi natin mapapatay ito sa spray, sigurado nadadami yan sila. Kaya kailangan talaga yung medyo ng mga pang-spray. Kaya
Ayan. So, medyo hindi na gaano kadami yung bunga ng ating sili. As I said, na bagong pitas. Dito tayo sa baba, mga idol. Ayan. dito sa baba naman ay kaunti lang din ang nakukuha natin, no? Sa nakaraan kasi dahil po na ay bago pa lang dito na nag-matured yung mga bunga niya, yun, no? Makikita natin yan, medyo marami yung bunga, so talagang biyaya talaga. Ayan, so makikita nyo medyo marami yung bunga na palamuti yan sa bunga. Ayan, papunta dun. Yan, so mas maganda pag may tanim ka, kapag masipag ka magtanim, ay talagang ano, ito lang talaga nag ano sa amin eh, kasi wala na kaming ibang proyekto kasi bagong tanim pa lang iba. Kaya ini-encourage ko ang mga nasa bukid, no, na magtanim ng mga halaman katulad nito. Ayan lang po, mga idol, at salamat po at God bless po sa inyong lahat.